Na-curious lang ako dito sa topic na to. And napa-content akong bigla. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is AR Legazpi. And this vlog is a random vlog lang. So biglaan ko lang naisip na i-vlog ito. May nakita nga ako isang article sa Facebook about sa isang influencer na viral ngayon. And kasalukuyang binabatikos dahil nga dun sa kanilang trending Ligo Challenge vlog. Hinanap ko sa TikTok yung kanilang video pero wala na. So, dinilit na siguro nung may-ari or nung uploader. And ayan, sa Facebook na lang ako nakichika. And ito nga from Inquirer.net. Ang kanilang headline ay Davao Vlogger in Hot Water for TikTok Ligo Challenge Stunt. So, since wala na nga, makikita lang natin dito is yung image or picture na lang. So, sa picture itself pa lang, kahit hindi mo na mapanood yung video, kita mo na talaga na this is a really a no-no challenge. Diba? So, why am I doing this vlog? Feeling ko kasi meron tayong mapupulot na aral dito sa issue na to. Ano? Basahin muna natin yung article. So, yan. A vlogger from Tagum City, Davao del Norte found herself. So, hindi binanggit kung anong pangalan ng vlogger. Herself in hot water after taking the Ligo Challenge. A popular trend on TikTok. So, trending talaga ngayon yung mga Ligo-Ligo Challenge. Kahit sa YouTube nakikita ko, ang daming mga Ligo Challenge vlog. So, even sa TikTok ganun din. Pero ito, kakaibang ang Ligo Challenge. Dahil, they took it to the next level, which is taking a bath while riding a motorcycle. So, imagine natin, ano, naliligo habang nakamotor. Diba? So, the Ligo Challenge is a new trend on TikTok where people take a bath while supposed to be doing something else like dancing or modeling. So, yung mga ibang Ligo Challenge is sumasayaw, kumakanta, nagmo-model, diba? Ganun lang yung mga nakikita ko eh. Pero ito, kakaibang level talaga. Enforcers from the Land or LTO and the Philippine National Highway Patrol Group invited for questioning. So, kinwestiyon or iniimbestigahan nga sila about doon sa kanilang Ligo Challenge on social media. So, wala pang sanction. So, in-inform pa lang sila ng violations and nag-aantay sila ng administrative sanctions. So, wala pa. On the legal process pa rin. And according to the same Facebook post, ayan, during questioning, the blogger was cooperative and expressed her apologies for her action. So, cooperative naman itong si vlogger and siya inapologetic siya sa kanyang ginawa. Diba? Hindi niya inisip muna bago niya ginawa. Sana hindi siya nagsisorry. So, while no charges against the personality have been specified yet, the HPG warned the public from doing similar challenges on vehicles as it violates certain traffic laws. So, yun yung main reasons kung bakit sila inimbestigahan ngayon. Dahil nga, ayan, ito yung mga nilabag nilang batas. Reckless driving sa ilalim ng RA number 4136, driving without helmet sa RA number 10054, at distracted driving sa RA number 10913. Habang nagda-drive ka kung ano-anong ginagawa mo, wala ka sa focus sa pagda-drive, that is reckless driving. And driving without helmet, as we see sa picture, wala silang helmet. Especially kung nakamotor, dapat motor lang naman, diba? Pag nakakotse, kahit walang helmet. So, nakamotor, dapat may helmet talaga. So, yan, labag sa batas kung wala kang helmet. And what else? Distracted driving. So, yun nga, syempre, wala ka sa focus. And also, pwede ka makapag-cause ng harm sa mga ibang motorista. Masyado kang papansin, ganun. So, it might cause danger or harm. Not only to the vloggers, but also to other people, di ba? So, yun nga, may karampatang parusa at multa at bukod pa sa maaring pagka-cancela ng kanilang lisensya. So, yeah, maigting na pinagbabawal sa publiko ang paggawa ng ganitong klaseng content or vlog. So, napakarami naman kasing pwedeng gawing content. Bakit? Ito pa yung naisip nila, di ba? Pwede namang Ligo Challenge. Ligo Challenge ka sa garden, di ba? Kung gusto mong sa public ka maligo. Or Ligo Challenge sa ano? Sa sidewalk, ganun. Di ba? Kung gusto mong marami makakita sa'yo. Huwag naman yung ganito. Kasi delikado talaga eh, di ba?
it's a no-no. Hindi nila pinag-isipan yung kanilang i-vlog or i-content. Mahirap nga namang mag-isip na i-content. Pero, huwag naman yung sobrang ganito, masyadong dangerous or marami ka ng pati batas binaviolate mo na. Diba? So, ano, pwede nating mapulot dito sa ano sa topic na to. No? As vloggers or as content creators, so we have to be considerate as well. Dapat pinag-iisipan talaga natin yung mga maiko-content natin. Kasi once we upload the video itself, marami nang possible na makakita niyan. So, kahit hindi pa tayo sikat, diba? Hindi pa tayo kilala. So, may makakakita at may makakita niyan. So, dapat make sure natin na yung mga i-post natin is hindi aabot na ultimo pati batas pati pulis ipapa-imbestiga ka kasi nga yung dahil sa video mo lang. Parang nakakahiya. Nag-trending ka not because of your video itself. Nag-trending ka dahil yung naging resulta ng pinost mo. Di ba? Nakakahiya, di ba? Okay lang din naman kasi trending ka pa rin. Pero hindi. No. This is a no-no. So, dapat pag-isipan natin maigi kung ano yung ating content. So, make sure lang natin na wala tayong masasaktan. Or siguro, hindi naman siguro sinasadya ni ate. No? Hindi niya siguro alam. So, let's learn a lesson from this viral topic as content creators. So, dapat maging maingat or maging considerate tayo sa lahat ng ina-upload natin. Diba? So, yan. Yan lang. Na-curious lang ako dito sa topic na to. And napa-content akong bigla. So, yun nga. Thank you so much for watching, guys. And I hope to see you again on my next vlog. Thank you. Please don't forget to like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. And also, hit the bell button na rin para naman updated ka sa mga bago nating uploads. So, thank you. Magandang buhay sa ating lahat. Goodbye!